Rose, while driving. Talagang super impressed ako sa'yo, ha? Nako. Oo, super impressed na impressed ako sa'yo. Kasi ang galing-galing mo kaya. And then talagang nakaka-starstruck yung mga equipment mo. My goodness. Siguro yung word na lang na gamitin ko is like medyo naiilang ng konti. Kasi it's our first time to work together. Naiilang pa rin ako. Hindi nawawala yun. Pero okay. Kailangan ko lang lakasan yung loob. Marami kang mga takes. Ay, sobra. Kahit kabisado ko na sa isip ko yung sabihin ko. Sobrang pa rin, tapon na mga footage yan. Yung work talaga, yung dedication mo, kasi set up pa lang. Like, oh, it takes a long time. Naririnig ko lang siya na dapat mag-enjoy ka sa ginagawa mo. Pero pag yung ina-apply ko na sa akin, sa sarili mo. Oo, hindi ko ito ba, may naisip ako eh. Do what you love is for amateur. Love what you do, para sa professional yun. So, dun ako sa love what you do. Hey guys, kamusta kayong lahat? Yon ang hangin. Ang video na to ay para sa aking unang collaboration sa fellow YouTuber ko. Yon, excited ako. Parang talagang eto na eh. Yun na eh. Parang ang sarap sa feeling, no? Meron akong ka-collaboration, no? Na isang nag-YouTube din. So, exciting yung feeling, kabado, pero masaya. Ang mangyayari nito, actually, medyo tagilid dun sa collaboration. Kasi, ang collaboration, diba yung tipong magsasama kayo sa isang video na pareho yung interest nyo sa video na yun. Tapos, halimbawa, makeup, para sa kayo nag-makeup. Kung photography, para sa kayong photographer. Yung mga ganon, no? So, ganon yung pagkakaintindi ko sa collaboration, no? Pero etong mangyayari sa amin ngayon, magkaiba kami ng field. Pero etong kagandahan sa YouTube, no? Kahit magkaiba kayo ng ginagawa, magsasama pa rin kayo para sa isang mahalagang content. So, ang mangyayari ngayon, siya, cooking siya. Ililink ko dito yung Instagram niya. Ang dami niya ng followers sa Instagram. Almost 7K na. D-Shop with Rose. It is my honor na makasama siya dito sa collaboration na to or partnership na to. Itong channel niya sa YouTube, bago pa lang. So, sana mahatak niya yung Instagram followers niya papunta sa YouTube. Bali, ang magiging silbi ko nito ay yung technical na mga nalalaman ko pagdating sa pagbibideo, yun ang ibabahagi ko sa kanya. So, bali, behind the camera ako. So, in a few hours, susunduin niya ako dito. Dala ko yung mga equipment ko. So, yun. I'm excited, guys. Gusto kong ibahagi sa inyo itong, kumbaga, parang milestone ng career ko. Career, you know? Career. Kasi gusto kong ituring na isang career na itong pag-YouTube. Hindi man ako kumikita sa ngayon pa, pero yun yung goal ko, eh. So, di ba? If you are into this channel, yung mga maliliit na mga views ninyo, yung mga pag-subscribe ninyo ay malaking bagay para sa akin, no? Yung mga nagsasabi na ituloy ko lang to, napakalaking bagay nun. Hindi ko man nasasabi sa inyo ng personal or hindi ko malaging binabanggit, pero yung mga nag-PM sa akin, yung mga nagsasabi ng personal na ituloy mo lang yan, or yung mga nagmo-motivate sa akin, napakalaking bagay nun para magtuloy-tuloy itong channel ko at magtuloy-tuloy ako sa paggagawa ng content. Hi, Daddy. Wish Daddy good luck. Fist. Okay. Wala. Puro kasi nyo. Setup namin. Excited ako na kinakabahan. Pero masaya. Basta yun, kahit ako lang sa inyo yung setup at saka totoo yung sinasabi ko na gagawa ko ng vlog tungkol sa dito. Di ba?
Ano bang tawag doon? Sabi ni husband mo, si Tu? Si Tu eh. Cooking show doon, gumagawa kami ng cooking show. So yun, tawagin natin cooking show yun. Kinakabahan ako sa resulta. Siyempre first time ko, hindi ko alam kung ano magiging maganda. Pero ang the best naman doon, eh ginawa namin naman yung kaya namin, yung alam namin, nakaya namin. At yun naman siguro importante. Walang perfect na gawa lagi. Naging merong something yan. Baka may gusto ko sabihin, Rose, while driving. Talagang super impressed ako sa'yo, ha? Ako? Oo, super impressed na impressed ako sa'yo. Kasi ang galing-galing mo kaya. And then talagang na nakaka-starstruck yung mga equipment mo, my goodness. Second hand na to, mga napaglumaan na to. Pero maganda yung quality, maganda yung mga shots na pinakita mo. Very impressive. Ano masasabi ko dyan? Si salamat. At least may nakaka-appreciate ng mga ganong gawa. Bukod sa asawa ko. Uy, na-appreciate ko rin. Ano ka ba? Na-appreciate ko ng sobra. Kasi I think na ano, na medyo, siguro yung word na lang na gamitin ko is like medyo naiilang ng konti kasi it's our first time to work together na parang you know, hindi mo pa alam yung medyo skills ko, hindi ko rin alam yung skills mo kung paano mo ba. So, you know, we need to work together. Kailangan talaga natin na parang get to know each other sa ganitong field. First time pa lang, you know? Oo, first time. Pero parang I think naman we did a great job. Maganda naman. Okay. Ano yung like na feel mo while nagfi-film tayo? Like kasi syempre siguro iba siya, 'di ba? Iba siya compare sa mga vlogs mo kasi you know, there's like one more person na nahihiya like me. Kinabahan ka rin or ako lang may lang ako na parang oh my god, ang daming lens. Oh. First time mo, you know? Oo. Kasi diba normally, kapag nagbibideo ako, like, ako lang talaga mag-isa. Tapos, you know, yung gamit ko, nakita mo naman. Ganyan yan, pero maraming followers yan. Sa Instagram, hindi ko pala nasabi sa inyo. Meron siyang 7,000 na ba? 6,000. 6,000, di ba? 300, 400, something like that. Antindi, di ba? Ay, karami. Sa Instagram pa yun. Di ba? So, yun. Galing. Kaya nung nag-imbita ka na mag-ano tayo, gumawa ng video na ganito. Yung naramdaman ko, siguro dun ba yun? Dahil ganun ba? O dahil sa mismong moment lang kanina, yung naramdaman ko na ano, tinatanong mo? Yung, o sa kabuuan? Sa, you know, kabuuan. Before, during, and after. Parang masaya na merong naka-appreciate nung gawa mo na ibang tao, bukod sa asawa, sa pamilya, syempre. Yeah. Yung may ibang tao na appreciate, masaya yun bilang ano, naggagawa ng video. Si Rosa nahihiya sa camera. Yes. Nahihiya daw siya magsalita. Pero di ba nakita nyo naman, yun lang naman ang kailangan mo gawin eh. Yung kagaya nito ngayon. Oh. Yeah, kasi yung parang feeling ko, no, diba? Nag-uusap tayo ng dalawa, yung may kausap ako, like you know, it's parang normal lang. Pero, pag mag-isa. Yes, and parang, kasi hindi pa ako sanay, yung parang like you na talagang magaling kang makipag-usap sa camera, I need much more from you. Pero how long na nag-take ka? Like let's say months before ka, you know, talagang sabi mo sa sarili mo, okay, parang you know, hindi na ako naiilang, kaya ko nang mag you know, mag-vlog. Magsalita. Hanggang ngayon naiilang pa rin ako. Kailangan ko lang. Oh, kanina nga naiilang ako mag-start eh. Pag-umpisa, lalo na pag ganito, may ibang tao. Mm-hmm. Naiilang pa rin ako. Hindi nawawala yun. Pero kailangan ko lang ano, lakasan yung loob. Oh. Kasi pag dating sa edit, manghihinayang ako bakit hindi ako nagsalita doon. Ah. Hahanapin ko yung footage na yun. So baka mauwi to sa wala lang. Yung naumpisahan ko kanina. Yun. So doon ako nanghihinayang. Pero yung kaba, yung takot, yung ano, andun lagi. Yung pag mag-start ako maghawak. So marami kang mga takes. Ay, sobra. Lalo pag halimbawa kahit kabisado ko na sa isip ko yung sabihin ko. Sobrang ano pa rin, tapon na mga footage, ang dami pa rin. At saka yung ano ha, yung work talaga, yung dedication mo kasi set up pa lang like it takes a long time na mag-set up pa lang na ang dami mong lights, ang dami mong lenses, may oh my god, hindi ko na alam yung mga proper names niya. Kaya yung sabi ng asawa ko, like
ako yung tagaluto, siya yung taga-take ng pictures. Kasi too tired na ako mag-isip ng recipe, gumawa ng recipe, mag-plating. Yung pagsulat pa lang yung sa Instagram mo, yung napakahabang sulat-sulat na yun. I mean, takes a long time talaga. Kaya yung buti na lang, ano siya, dedicated rin siya, supportive siya. So, maganda rin. Kaya natuloy mo yan, no? Oo, kaya natuloy ko. Tsaka kasi pag may mga equipment ako na, you know, affordable naman, na kayang bilhin, ganyan, supportive din naman siya. Oo. Tsaka kasi ngayon, I mean, makapunta ka sa apartment, I mean, we need more space. Mm-hmm. Kaya kailangan alalay din kami sa bili kasi Tapos nilipat kayo na. Oo. So, kailangan alalay rin. Baka yung mga subscribers mo, mapunta sila sa Instagram, Dish Up With Rose. Paki-check. Nag-vlog na ako sa vlog mo. Baka ako ka mo mahatak mo papunta dun sa mga nanonood kay ano kay Rose, Dish Up With Rose sa Instagram. Oo. Puntahan niyo ako. Kasi ano, hindi ako pagluluto, ayan ako yung photography tsaka ano. You know video. What? It's ano kaya? It's parang same lang naman siya. I mean, it's not actually it's may not, related din, no? May meron din. Kasi I mean, kailangan talaga syempre maganda yung luto mo, masarap ganyan. Pero you also need to learn how to take good pictures. Para sa food. Kasi kahit naman anong sarap ng food mo, kung hindi siya, you know, we eat with our eyes, eh. Parang ganoon, 'di ba? Na parang hindi siya nakatakam-takam. You need to be able to take good shots. So, marami rin silang matututunan sa vlog mo kasi paano mag, you know, maggawa ng video, maggawa ng mag-take ng pictures. So, related din. So, yun. Saya, 'di ba? Yun lang importante rin talaga, dapat mag-enjoy. Walang ano. Isa yun sa mga natutunan ko. Totoo, naririnig ko lang siya na dapat mag-enjoy ka sa ginagawa mo. Pero pag yung ina-apply ko na sa akin, sa sarili mo. Oh, hindi ko ano. So, yun, nung katagalan, dapat talaga ganun. Ano yun? Ito ba, may naisip ako eh. Do what you love. Do what you love is for amateur. Love what you do, eh, para sa professional yun. So, dun ako sa love what you do. Love what you do. Love what you do. Ha? Yeah, tama naman. Kasi walang effort yun eh. Pag ano, mahal mo yung ginagawa mo. Mag-effort ka, pero mag-enjoy ka. Bilis, nandito na tayo, no? Walang traffic katulad kanina. Oh my God, para tayo nasa EDSA kanina. Makalabas ka na. Oh my God, ang laki! Ako, malalakas? Oo. Ano ka? Regards! Ingat!